Tol, bilang mga empleyado, syempre, alam natin kung kailan at anong araw tatama ang mga holidays sa kalendaryo. Kaya nga sa bahayang pag-awit ang nangyari noong pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Proklamasyon 1107 na nagtakda sa All Souls Day, bisperas ng Pasko at bisperas ng bagong taon bilang special working holidays. Sayang, long weekend sana at mas maraming oras para sa pamilya. Kaya nga hindi ito nagustuhan ng Associated Labor Unions. Sa dami-dami pa naman ng iba pang mga holidays sa taon na ini-enjoy natin, pwede naman sigurong doon na lang ituon yung mga pagbabago. Dahil daw dito ay mabibitin daw ang mga tao sa oras nila na makasama pa ang kanilang pamilya. Ilang oras ka na lang na makipag-bonding doon sa pamilya mo sa araw na yun. Sisirain niya yung ating family tradition, yung ating kultura, at yung ating family ritual. Sabi ni Secretary Roque, okay lang naman daw to dahil nagbakasyon naman daw tayo na isang taon. Pero giit ni Sir Alan, hindi po ito bakasyon. Matinding sakripisyo, matinding paghihirap ang dinanas ng mga manggagawa simula nung nag-lockdown tayo. Sabi ni Secretary Silvestre Bello III ng DOLE, pinirmahan daw ito ng Pangulo para mas maging produktibo ang mga business at makabangon agad ang ekonomiya ng bansa. At kung nabitin ka sa pahinga at bakasyon, sabi ni Secretary, mag-avail of your credits, credits ka na lang. Pero sabi ni Sir Alan, yung businesses ay pangalawa lamang yan. Ang mga magagawa ay ang lifeblood ng ating ekonomiya. Eh, paano pa makaka-recover yung ating ekonomiya kung apektado na yung mga manggagawa? Sa hirap daw na pinagdaanan ng mga manggagawa ngayong panahon ng pandemya, eh marapat lamang daw na magkaroon sila ng oras para makasama ang mga mahal sa buhay. Mga manggagawa ang nagsisilbing gas para tumakbong ekonomiya, kaya dapat lang na sila ingatan at palagahan ang kanilang kapakanan. Benjo Gutierrez po, hatid ang mga ng balita.